Hey buddy, so how are you today? Welcome back again to Miss J channel. So today we don't have work because it's holiday here in Iloilo City. So while waiting for tomorrow's work, naisipan muna namin mag quick trip sa Guimaras kasama si Ren and si Josh. So ayun, right now nasa ferry na kami. Mura lang guys yung pamasahe dito, 50 pesos. So 100 pesos balikan na siya. Paalam muna Iloilo, babalik kami mamaya. After 20 minutes na biyahe, nandito na kami sa Jordan Port. Medyo madaming tao ngayon kasi holiday dito. So, wala pa kaming plano kung ano yung gagawin namin. So, mamaya titingnan namin kung ano-ano yung mga pwedeng gawin dito sa Guimaras Island. Tagalog mo ba Tagalog? Tagalog. Magkano? So mga buddy, dahil mahal yung rental car dito, naghabal ride na lang kami for 1,000 pesos and buong trip na ito. So ang first stop natin ngayon ay yung smallest plaza in the world. Former smallest plaza in the world, nasa Guinness Book of Records. Yan, sukat na 200 to 300 square meter po. Titingnan namin yung sinasabi nilang smallest plaza. Ba't tinawag itong smallest plaza? Ba't ina na itong smallest plaza? Maliit siya ma'am eh. Sa buong ano, nasa Guinness siya eh. Siya yung pinakamaliit na plaza. Sa buong ano? Ah, Guinness. Guinness, nasa Guinness po. Ayos ah. So may mga ginaganap din ditong ano? Opo ma'am. Halimbawa, piyesta dito sa barangay na to. Yan. Ah, okay. Kasi yung nakita niyo yung munisipyo namin, wala siyang area na maglagyan ng malaking plaza. So dito siya nilagay dati. Kasi na ano siya, may mga tubig diyan sa ano, inaabot yan ng baha eh. Ano na kung high tide. Magpapa-picture na lang kami dito sa ano. After namin dito sa smallest plaza, ang next destination namin is dito sa mango plantation. Ayan, makikita mo yung mga nasa gilid na yan. Ano yung mga mango trees. Kaso hindi na kami pumasok. Diretso na lang kami sa San Lorenzo Wind Park. So, welcome to San Lorenzo Wind Park. So, this is the first ever wind farm in Visayas region. So, itong 54 megawatts na wind farm is nag-operate noong 2014 and then yung renewable energy nito is dinidistribute sa Cebu, Negros, and Western Visayas. So, paakyat na tayo ngayon sa lookout point number 17. Dito kasi yung magandang sunset view, guys.
after namin dito, diretso kami dun sa sinasabi ni Kuya Guide na pinagdadausan ng Manggahan Festival. Ito daw yung ano, yung Guimaras Manggahan Festival, no? Free lahat ng mangga dito ko. Meron mang entrance na 1-3 days, tapos free to makan for 30 minutes. Ayan, so nandito kami ngayon sa Guimaras. Dumaan lang kami dito sa provincial capital to, diba? Oo nga eh, no? Kuya, nakakadaan ba sasakyan dito? Sir, nakakadaan yung sasakyan dito from Iloilo. Saan, ma'am? Dito? Meroro, ma'am. Gutom na ako, tara na. Punta na tayo sa pit stop restaurant. Sabi nila, hindi ka raw nakapunta sa Guimaras kung hindi ka makakakain ng pinagmamalaki nilang mango pizza dito. So, tara na, pasukin na natin itong restaurant na to and tingnan natin kung ano yung specialty nila. Tingnan natin yung pizza nila. Yung sinasabi nilang ang home of the famous mango pizza. Tara, bila lang kami guys. Medyo tanghali na kaya madami nang kumakain dito. Kasyo yung nuts yung topping sense na? Kasyo yung nuts. Ring, kaya muna ng mga. Sige po, kaya po. Narate mo. Sarap. Sarap mong ba. Rate mo. 8 over 10. Pwede na, no? Kami kumain ng masarap na mango pizza. Diretso na kami sa Trappist Monastery. So, itong monastery na to is nag-iisa lang sa Pilipinas, and currently meron silang 35 monks and gumagawa sila ng mga produkto nila na tinatawag na Trappist Monastic Product. Ito po yung buong compound ng Trappist Monastery. Sila mga ano, yung kalbong ano, hindi, mga pare lang. Mga? Abi. Ito, ano dito, mga pare lang. Baka ano, yung mga magpapare. After namin malibot yung buong monasteryo, papunta kami ngayon dito sa Trappist, tawag dito, Trappist gift shop nila. So dito sa loob makikita mo yung iba't ibang product na sila mismo ang gumagawa, and meron din tayong mga souvenir shirt, ref magnet, meron ding coffee. So everything nandito na mga ano, souvenir. Taga dito kayo, kuya? Kami po. Empleyado po kami rito. Mga monk? Mm. Ba't di kayo kalbo? Ha? Ba't di kayo kalbo? Ay, pero yung mga monk. Bawat nakakatubo, no? Yung mga monk dito talaga kalbo. Yung iba rin, di siya. Yung iba. Iba kalbo. Pero ano to, Chris? Ano? Kristiyano or? Oo, Catholic. Catholic. Benedictine monk, ma'am. Okay. Yung sinusunod din na yung self-medic na ano. Madami sila dito. Christian folk
So yung pa ano? Pa, hindi yung pababa, ayan. Kasi mabato ata. Vlogger kayo mo? Ha? Hindi, ginaya ko lang yung ano. Ganda na ako, okay? Diyan. Hingala ko. Paro di punta Lusaran. Ito ba? Yung pinakalawang. Ah. Ito? Bago ata eh. Ito pala mga pichu-pichu. Ay, umano. Talaga wala nang makakaakyat talaga dito. Sobrang ano na eh. Kaya yung lighthouse nila na walang light. Falling object na siya. Maganda to gawing ano, prenup char. Ano na rin eh, parang ano na. Ikot na namin yung buong lighthouse. Pasensyahan nyo na, medyo haggard o bersosa na ako kasi kanina pa kami nagbabiyahe and sobrang init dito. Tara na guys, doon na tayo sa baba sa kaninang tinuro ko na beach. Baba na tayo and ipapakita ko sa inyo yung napakagandang beach ng Guimaras Island. Ito ata yung nakikita ko sa picture ah. Itong nyug na to, char. Ganda. Hmm? Ganda. Baba lang naman yan. Sana akyatan nito doon sa abila. Ayan. Sobrang ganda ng lugar. Ang sarap maligo kasi wala tayong damit eh.
Ganda, as in, nakaka-amaze yung ano niya, yung kulay. And last but not the least, yung famous nila dito, kung saan saan sila kilala, yung mango na super tamis. So ayan guys, I hope nag-enjoy kayo sa konting tour namin sa inyo dito sa Guimaras Island. So kahit hindi kayo nakapunta, parang na-feel nyo na din na napuntahan nyo na itong lugar na ito. So ngayon, pabalik na kami sa Jordan Port and I hope nag-enjoy kayo sa video namin ito. Thank you for watching guys! Bye-bye!